Akala ko po kahapon kayo magbabalat niyan. Guys, ayan yung ilalagay sa ano, sa kubo. Ayan, tapos, tingnan nyo yung kubo natin. Ayan ang itsura. Dito na lang nakamay ako guys, dahil may nagpapatubig dito sa may bukid. May nagpapatubig dito banda sa may ano, kumukuha sa may fish pond. Tapos alam niya yung maingay na sounds. Buti na lang nakamic tayo, kaya kahit pa paano malilesen yung noise na yun. Okay, hindi ready na rin kasi itong farm nila para. Siguro anytime, mag-aano na sila dyan, magtatanong na. So sige, mabalik tayo dito sa kubo. Tingnan nyo ito guys. Ah. Ayan. So syempre, pag sa kawayan talaga, anay at saka bukbok yung kalaban natin dyan, diba? Pinapapalitan ni ate itong mga dingding niya kasi tingnan nyo. Ayan siya. Tapos dito rin sa kabila. Ayan. Tapos, nakita niyo dito na may mga tama na nga dito ng bukbok. Pero, sabi niya nung una, lalagyan daw namin ng krudo para pangpatay daw doon. Kaya lang, yun nga, sakto, pumunta rin ako kay kuya kahapon. Tapos, sinabi nga niya sa akin na hindi daw pwedeng gumamit ng krudo kasi nga may kainan tayo dito. And, ayun, solignum na lang daw. Kaya yun yung ipapabili natin ngayon. Papaspray na lang natin. Kasi tingnan nyo guys. Ano. So papalitan yung mga dapat palitan dito sa kubo. Papatibayin natin mamaya. Tapos babarnisan na rin nila dito yung buong kubo. Para bukas o sa isang araw, okay na ulit sila. At para tumibay ulit yung ano natin, kubo. So yung sa paan yan guys, ayun o, naglagay kami talaga dati ng semento para hindi lang nakarekta yung kawayan dun sa ilalim. Sakto lang po ba yung rubber na yan? Tatanggalin talaga yan. Para maisuot yung rubber. Ito guys oh. Kasi pag umuulan, may tumutulo pa rin dito pag malakas yung ulan. Kaya, tatakpan dito. Ay, ayun siguro yung tito. Ayun o, oh, may kitang-kita dito na butas. Yung tito ba? Oh, yeah, yeah, yeah. Na. Pero gano'n na lahat, tito. Buo na lang. Yan. Ay, talaga ng pinsan ko. Saan ka makakahanap ng ganyang pinsan? Ang bait-bait. Guys, alam nyo, napakabait niya ni Pute. Lahat daw ng kubo, i-sprayan na niya ng solignum. Para naman daw maganda yung kubo natin sa GMG, no? Tena, boy, talaga. Hmm. Halatang hindi napilitan, guys. Sige lang, te, walang iyaya ka. Huwag mo tipirin, marami naman tayong solignum. Ingat, dahan-dahan lang. O eh, isama mo na yung net ka. Kaya sa kabila. Gusto mo tito ako umakyat? Hindi, baba. Oh, yeah. Yan.
palagyan natin doon sa tuktok kasi ano, para pag umuulan, hindi umaano yung tumutulo. Kasi doon sa ilalim niyan, yan sa pinakagitna, yung pinagdugtungan ng mga kugon, yan yung may nakita akong butas doon. Doon yun tumutulo. Kaya, nagpabili tayo ng rubber, ayang hawak ni Tito June. At habang may bata, sakto dumating yung pamangkin niya, kaya nakakaaknat doon sa bubong. And ayan, para matapos ng ating ano. Malay niyo guys, na next time, makapagtagawa pa tayo ng iba pang ano. Kubo, dun sa kabilang side naman. Nasaan? Ay, oo nga. Ay, oo nga pala. Hi guys, hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi ano eh, mabilisan yung mga gawa dito tapos may ginagawa din ako sa loob, nagkasabay-sabay. Pero ngayon ko na lang ipapakita sa inyo yung naging outcome ng pag-aayos nila dito ng kubo ni Marge. And ayun, sobrang ganda kasi napalitan yung mga bulok na mga kawayan, tapos binarnisan siya kaya nagmukha siyang bago. And ang pinagkaiba lang dito guys, ngayon nilagyan ni Tito ng brace. Ito, kung makikita niyo itong mga kawayan na yan sa bawat gilid, yan yung pinaka-brace niya. Nilagyan niya kasi before, pag umupo ka dito, umuuga talaga siya. Pag konting ganyan or pag sampa mo pa lang, umuuga na siya. So ngayon, nilagyan ni Tito ng ganyan para maging matatag yung kubo natin. Kaya nakaka-happy. Hindi pa lang tayo masyado nakakapag-ayos. Tingnan niyo yung mga ano natin, nandyan pa din. So ayun, medyo maano pa dito, makalat. Tingnan niyo guys. Yung mga pinaggamitan. Kasi di ba yung kabilang kubo inayos din. So yun pa yung mga bote-bote dyan ng barnis. And ayan guys, pinakita ko lang sa inyo kasi super happy ko. At ngayon, wala na akong pangamba sa mga kubo natin. Kahit sabihin bumagyo pa siya or umulan, hindi na mababasa yung mga customers natin kasi wala nang tulo. Nasettle na natin yan. Tapos ito, hindi na siya shaky. Tapos yung bubong dito sa kabilang kubo, ito, mas matatag na rin siya kasi naging kahoy na yung imbis na mga buho-buho na ginamit natin before. So ito, sabi ni Tito, tatagal daw talaga to. Kaya syempre nananalig tayo dyan. And ngayon guys, halos wala pang kaayusan dito sa garden natin kasi ito yung mga poste na tinanggal dun sa ano, dito sa isang kubo natin. Teka, pakita ko sa inyo. Ito guys, lahat ng kahoy na yan at mga kawayan, lahat yan galing dito sa kubo natin na to. Kasi pinalitan halos lahat yan. As in, giniba siya at pinalitan mula poste hanggang sa bubong para maging safe yung mga customers natin. At saka, ayun, hindi rin ako nangangamba, diba? Sobrang busy dito lately, pero super thankful ako kasi ganyan yung nangyari. And alam nyo, all set na dito sa garden natin. Yung konti na lang na kailangan natin is yung ating ilaw. Kasi, teka, nalapitan ko. Papakita ko sa inyo yung ilaw natin. Itong ilaw na yan, guys. Yung bulb na yan. Yan yung nagsisilbing liwanag talaga dito sa garden natin. So, itong maliit na kubo, meron siyang maliit na bulb sa gitna. Dito sa kabila, meron din. Pero doon sa kubo na isa na yon, wala. So, yan. Ayan ang ginawa ni ate sa mga bulb na yan, guys. Pinaikot niya lang mismo. Yan lang yung pinakaliwanag dito sa kubo na to. And napansin ko na halos lahat ng customers mas gusto yung ganito. At saka yung sa maliit na kubo kasi palibot din yun ang ano. Meron ding bulb yung palibot. Hindi ko pala naituro sa inyo kanina. Pero meron din yun. So, choice na lang ng customer kung bubuksan pa nila yung bulb sa gitna. Pero dito naman, iniisip ko, mas maganda rin sana kung merong palibot dito na ilaw na katulad nun. Mas konti yung pumupwesto kasi pag binuksan nila yung ilaw, kasi dahil yun nga lang yung ilaw dito. Pag nagpicture sila guys, or pag pinicture namin sila, merong isa sa kanila na matututukan ng pinaka-ilaw. So, hindi masyadong maganda yung picture. Minsan may mga pumupwesto pa din sa kabila kasi so sobrang kagustuhan nila ng ganong klase lang ng ilaw. Kaya lang ang problema natin, marami na rin na
marami na rin punde dito sa mga bulb na to. Tapos may nabibili naman din na kung papalitan natin yung bawat isang ganyan, kaya lang kasi mahal din siya. So mas maganda kung makakabili tayo ng pangbuong kubo. Tapos etong matatanggal natin dito, balak ko kung sakaling magbibili natin yun, etong nandito, ilalagay ko naman dun sa may pinakadaan papasok dito hanggang dun sa may harapan, kasi medyo mahaba rin naman to. So ayun, sana magawa natin yan, and tiwala lang magyayari yun. So ayun na guys, ang final look ng ating cutest kubo dito sa backyard natin. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga ganap namin, of course, dito sa Gotome Garden and sa aming Buhay Probinsya. Thank you so much for watching! Bye-bye!